Good evening po sa lahat. Ayan, good evening, good evening, good morning, good afternoon po sa lahat na nandito po, no? Welcome po sa 26,000 participants. Ayan, so ang dami na natin ongoing pa yan. So parami pa na parami. Siguro yung iba kumakain pa. Then yung iba, pauwi pa lang sa, galing sa work, okay? So yun. Ayun. So, bago muna natin pasimula ng ating business gathering ngayon is pray muna tayo para lahat tayo i-bless tayo ni God, diba? So, yun. Let's bow our head and let's the presence of our God. Lord God, maraming salamat po sa gabing ito at nandito po kami muli sa pagtitipon-tipon, Lord God. Lord, muli po hinihingi po namin ang iyong basbas. Nagabayan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Lord God, sa aming bawat ginagawa sa business, Lord. And then, Lord, basbasan niyo po ang aming mentor na si Upmark Naway. Maging may mamutawi po sa kanyang bibig ang mga karunungan na nanggagaling po sa inyo, Lord God, na bigyan niyo po sila ng kalakasan, wisdom, knowledge, Lord. And then, naway, maging healthy po ang bawat isa, Lord God. Lord, muli po, hinihiling po namin na ang bawat isa dito na alam po namin ngayon po, uso po ang ubusin po, Lord God. Nawihipuin niyo po ang bawat isa na i-heal niyo po ang bawat isa, Lord God. Lord, muli po, maraming salamat po sa yung paggabay sa amin, sa protection, sampu po ng aming pamilya na nandyan po kayo, na nararamdaman namin ang iyong Holy Spirit, Lord God, na, and then yung mga blessing po sa araw-araw, sobra, Lord God. Maraming salamat, Lord God, at muli pa po sa mga wala pa po dito, Lord God, na way makapasok po sila, and then Lord, na way wala pong interruption na mangyari po ngayon, na way maging maayos po ang aming Zoom gathering, Lord God. Then Lord, muli po sa lahat po, ipuin niyo po sila na way magpatuloy po sa aming business, Lord God. Then Lord, yan lang po, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Ayun. So, yun. Shoutout muna po tayo, no, po sa lahat ng dirito po. Siyempre, first of all, shoutout po sa ating mentor na si Sir Mark Pulmano. And then, sa ating kay Ma'am, sa ating outstanding na si Ma'am Dolores Ramos. And then, kay Ma'am Margie Monsalud. Hello, Ma'am. Yan, from Kritos naman po yan. Yan. Then, kay Sir Jaime Molina from Heath. Okay, and then kay Ma'am Norma Valeriano, ayan, so busy pa po yan. Yan. Good evening, good morning dyan. Then kay Sir Nanding from God's Army, kay Sir Briggs, ayan, so busy. And then kay Sir Pogs, ayan, good evening po sa'yo, sir. Then from Gold naman po siya. Then kay Sir Ramon Bello. Yeah, from Gold din po. Ayan. Hello kay Ma'am Lizelle. I miss you so much. Ayan. Hello, Ma'am. Ayan. Galing po yan sa, ayan. OFW din po siya. Ayan. And then hello po kay Sir Nestor na sobrang busy. Hello po. Good evening. Then kay Sir Relante Oreo. Ayan. Pangalan pa lang, ang sarap na. Okay, good evening po sa'yo, sir, from Kratos. Ayan, kay Sir Nessa. Ay, sorry po. Kay Ma'am Nessa. Hello po. Kung sino po yung ano niya, sana po malagyan po siya ng subgroup. Ayan. Then kay Ma'am Jessica Simon from Gold. And then kay Ma'am Alma Roquesa, OFW, no? So, from Gold din na po siya. Then, kay Peli Greso from Gold. And then, kay Angela from Golden. Then, kay Ma'am Mean Dilo from Golden po siya. Ayan. So, kay Ma'am Karen. Ayan. So, shoutout po sa kay Ma'am Karen. Kanino po siya? Sa kanino pong subgroup? Ano na lang po? Pasuyo na lang po. And then, shoutout po kay Ma'am Nessa. Ayan po. Kay Ma'am Maribel Sibugan. Hello po, madam. And then kay ano to? Kunse?
Sorry po ha. Ano po ba, paano po ba pronounce yan? Kunsi, Kunsi. Yan. Ayan, kay Ma'am Aileen Coronel, ayan, from Kratos. Then, kay Sir Rocky, from Kratos. Hello po. Hello, hello, hello. Good evening po sa lahat. And then, good morning, good afternoon po sa iba't ibang dakong paroon. Ayan, good evening po sa lahat. And then, ayun, thank you so much po na nandirito ka, no? Kasi, syempre, unang-una pasasalamatan natin si God dahil nandirito tayo, and then sarili mo, pasalamatan mo, di ba? So tuloy-tuloy po tayo. Tama yun. And then, syempre, bago ang lahat po, no, syempre meron po tayo rules and regulation po sa Zoom. Okay lang po pa-share po. Wala pa po akong Ayan. Ayan. Siyempre sa lahat po, may mga rules and regulation, diba? Kung saan, sa trabaho, sa school, sa simbahan, lahat yan may mga rules, diba? Siyempre dito sa Zoom, meron din po, okay? Sa lahat po nandirito, pariname na lang po ng name kung saan po kayo nabibilang subgroup. Pasuyo na lang po kung hindi po kayo marunong, kung sino po yung nagano sa inyo, sabihin nyo po sa kanya para at least ma-assist kayo. Okay, then make sure na convenient ang place mo, hindi maingay at hindi palipat-lipat ng pwesto, okay? Para assure nyo na maiintindihan nyo po yung gabi ngayon kung ano po yung topic natin. Sobrang ganda, okay? Then bawal ang nakahiga, walang damit o nakasando at natutulog. Siyempre naman po, diba, kasi respect po sa ating tagapagsalita or ating speaker, diba? Siyempre, nakakahiya naman po kung nakikita pa kayo, then open cam pa kayo na nakahiga, diba? Or natutulog, diba? Siyempre, kung kayo rin po ang speaker, then makikita nyo po ano po yung mararamdaman nyo, diba? Asa respeto na lang po, diba? Pasunod na lang po, okay? And then, siguraduhin naka-mute ang audio para maiwasan ng distraction sa speaker, okay? Siyempre, pag na-distract po ang speaker natin, ibig tuloy-tuloy po ang kanyang sasabihin, siyempre pwede pong malito, pwede pong ma-interrupt, pwede pong malimutan yung sasabihin, okay? So, ayun, siguraduhin connected ang audio natin, siyempre naman po. Kasi pag hindi po nakakonect ang audio natin, hindi nyo maririnig kung ano sinasabi ng ating speaker, right? And then, bawal ang naka-off cam as a respect sa speaker. Pero hindi naman po, siyempre sa lahat po nandirito, na kung wala kang ginagawa, much better, nakikita namin yung kagupuhan mo at kagandahan mo, tama? And then po sa lahat po dito na busy, naiintindihan po namin kayo, lalo na po sa mga OFW, okay lang naman po naka-off cam. Pero as well na naririnig nyo, di ba, mas maganda pa, di ba? Okay, and then tapusin ng Zoom meeting, training, or gathering, diba? Kasi syempre, naumpisahan mo pero hindi mo natapos. Parang ano lang yan eh, parang pagkain, hindi mo nalasap ng tama. Okay, so dapat tapusin po natin para yung, baka yung pinakagusto mong marinig nasa dulo, sayang. Baka yun na po yung momentum na pwedeng ikabago ng buhay mo na wala pa kasi hindi mo pinakinggan, okay? So make sure, siguraduhin po natin tapusin, okay? Then, kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect sa Zoom, keep distance, avoid echo. Okay, so nag-e-echo po yan. So, pag nipi-feedback, maririnig po ng ating speaker din dito po mismo sa Zoom. So, makaka-interrupt din po, okay? Then, keep on bridging sa chat room. Diyan sa focus, and then focus sa speaker. Then, yun. So, syempre, kapag meron kayong magandang message, pwedeng-pwede nyo po, pring-pring nyo po, mag-chat lang po kayo, di ba? Onting bridge lang po para lahat po, syempre, pag nakikita po ng ating speaker yan na nag-bridge tayo, mas lalo pong gaganahin yan. And then, sabi nga po nila, ang kagalingan ng speaker ay based po yan sa mga audience. Kung tayo po ay nakikinig sa kanya, mas lalo pong lumalabas yung galing ng ating speaker. Tama? Okay, so tapos na po tayo sa Zoom and rules and ethics. So syempre, by the way, pakilala lang po ako sa lahat po na hindi po nakakakilala sa akin. My name is G. Mirabel, a former massage therapist. As of now, therapist pa rin kata. And then, ayan, Neltec, ayan. So, bago ko to ginawa, kung katulad, baka relate ka rin po sa akin na sobrang negative. Hindi naman negative kasi actually,
mas gusto ko lang po talaga siguro yung best ko na ano na mas makita ko siya na maayos yung buhay. So parang ang para sa akin kasi parang kanya-kanyang linya, pero mali pala yun. Kahit hindi mo linya-linyahin mo kung pagkakakitaan yan, okay? Kasi imaginein mo kung ikaw, katulad ko, di ba, ilang years po ako kinulit ang aking mentor, but buti na lang meron pong ganong kakulit factor yung aking mentor. Bakit? Nandito na po ako sa harapan ninyo, di ba? So, pasalamatan ninyo lahat ng mga, kung may friend ka na dinadala ka sa tamang negosyo, di ba? Sino may nagdala sa iyo, pasalamatan mo 'yun. Bakit? Kasi yung dinala niya sa pinagdala niya sa iyo, sobra-sobrang ganda. Bakit? Baka ito na po yung last opportunity na magpapabago ng buhay mo, okay? Then syempre, ayun. Sa lahat po nandito, hindi lang naman po ano, syempre may i-introduce po akong tao, 'di ba? So, 'yun. Ito, karangalan sa akin na ako po yung interruption ka. Sorry ka. Ayun. So, hi baby po. Hi baby. Sino po ba baby nito ni Sir Jaime? Hello po. Shout out po sa baby niya. Ayun. So, hello po sa lahat. And then, yun. At may tatawagin po akong tao. Siyempre, yung tao to, privilege po sa akin na ako po yung tatawag sa kanya, di ba? So, sa lahat po nandirito, sana lahat ng attention nyo nandito, di ba? So, dapat pakinggan natin tong taong to. Bakit? Isa lang naman po siya, top earner, millionaires awardee, di ba? And then, hindi lang po isang karang na-achieve nito, di ba? Kundi tatlo po, di ba? And then, marami na po siya na-achieve. Marami na po siya na-achieve, pero take note, dito lang niya po yung nakuha sa negosyo natin. Kaya kung ano po yung nakuha ng ating mentor, pwedeng-pwede rin po natin makuha, diba? So, wala pong iba ang aking tatawagin. Please welcome our mentor, Mark Colmano. Ayan. So, maraming salamat po, Coach G, sa iyong napakagandang pag-settle po sa atin. Grabe. So, si Sir Jaime, baby, di ba? Si Sir Jaime talaga, punchline talaga eh. So, baby. Sino kayang baby nito ni Sir Jaime, no? Baby. Don't call me baby kasi baby tawad mo lang naman ako eh. So anyway, unang-una sa lahat, before I start po, gusto ko po munang pasalamatan yung ating Panginoon kasi pinagsama-sama tayo ngayong gabi upang makapagbahagi tayo ng ating konting kaalaman na makakatulong po sa lahat. Actually, I am very excited kasi maganda yung topic natin ngayon. Oo, kumbaga talagang ito talaga yung pinaka parang hindi pinaka eh. Kumbaga parang tipo na ito na yung sistema na ginagawa natin everyday na kailangan mong matutunan. Yan. So, syempre, before I start, gusto ko po munang batiin yung ating 29,000 participants na nakikinig po ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. And yan sa mga nasa abroad po natin, magandang araw po. So, hindi ko lang alam kung anong oras po dyan. Pero batid po namin na kayo ay mga nasa mabuti pong lugar at kalagayan. At kung ikaw ay nasa Pilipinas at ikaw ay nakapag-dinner na, so I suggest na makapag-focus ka sa ating gathering. And then if not, at hindi ka pa nakakapag-dinner, so habang ikaw ay nanonood, yan. So pwede kang kumuha dyan sa may kaldero nyo at habang sumusubo. Yan. Para kahit papano, so meron kang natututunan. Di ba? And then at the same time, so maraming salamat din po sa lahat ng ating mga leaders, di ba? So andyan sila Coach G, sila Coach Dolores, sila Coach Nestor, sila Coach Ramon, sila Coach Mary, sila Coach Briggs, sila Coach Rain, sila Coach Jenny, sila Coach Nestor po. So na talaga mismo na dinala and then nag-imbita para makapasok dito sa ating Zoom. So nasa labas sila Coach G, ay hindi sila Coach Rain eh, tsaka sila Coach Briggs eh. So ingat sa may biyahe sa may labas. Ingat. And then kumuha sila ng kanilang mga pay-in. Congratulations po. So keep it up and then go for international top earner. And then yun. So
Tawag dito, sa mga bago po na mga nandito, welcome po sa ating HITS Leadership Training. Yan, so medyo lumalabo yung aking camera. So welcome po sa ating HITS Leadership Training, A Night with the Founder. My name po is Mark Pulmano. Isa po ako sa mga facilitator ng ganitong gathering every Monday na kung saan tayo ay nagbibigay po kaalaman or nag-e-equip ng ating mga members. So this is for free. Yes. Sabi nga na isa sa mga leader natin, this is one of our edge. Edge mo to. Yes, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, edge mo to, na yung ating mga sinishare po ngayon is more on wisdom, more on experience na po sa ating negosyo. Based on my experience, ha, para yung aking mga dating pagkakamali, so pwede sa'yo i-shortcut mo na or kahit papano, so ma-minimal mo na yung aking mga na-experience, di ba? Pa-shout out po kay Ma'am Nessa and then Ma'am Catherine. Salamat po. So galing from kay Relante Oreo. So yun, na-shout out na po si Relante. Paki-rename na lang po yung kanilang mga members para hindi mawala sa breakout rooms po mamaya. Yan, thank you. So yun, sabi ko, welcome sa mga first timers po. So I hope na sana meron kayong notebook at ballpen para kahit papaano makapag-jot down notes ka sa ating maita topic kasi magagamit mo ito on entire our business. Yes. Kumbaga sabi nga po natin it's open book na. Tinuturo na po yung mga information sa atin. So all you need to do is just to write down on your notebook and then read it, kabisaduhin mo and then take action mo talaga para kahit papaano magawa mo yung negosyo and then ikaw ay kumita. And then I hope na sana ikaw ay naka-focus. Okay, kung pwede ka makapag-open camera, so marami salamat, mas maganda. So imagine mo, naka-open camera si Sir Jaime. Imagine mo, naka-raise hand pa, di ba? So salute, Sir Jaime, kahit nasa labas, grabe talaga commitment yan. Si Coach Dolores Ramos, naka-open camera. Of course, si Coach G din, di ba? Si Coach Margie Monsalud, naka-open camera din. Si Sir Pogs, di ba? Guwapong-guwapo, with matching may ano pa. Meron pang calendar ng hits, no? So, ang ganda na calendar natin. I hope sana nasusulatan nyo na ng mga schedule nyo, ha? Oo. So, andyan din si Sir Nestor na punong-puno pa rin yung kanyang tindahan. Ay, thank you nga pala kay Sir Nestor kasi siya yung nag-repack ng ating mga hits charity na ipapamigay po natin. This, yung schedule lang po namin, So, marami salamat Sir Nestor sa effort talaga ng pag-repack po niyan. So, don't worry, pipick upin natin dyan sa bahay nyo. Oo, so dadalhin po natin yung ating sasakyan. So maraming salamat Coach Nestor. Si Sir Nanding naka-open camera din syempre. Sino? Si Kratos Gage G. Catherine, magandang gabi sa iyo, ma'am. Magandang gabi. Si Ma'am Aljane din naka-open camera din. Of course, si Sir Rilante. Si Ma'am Kratos Gage General Sneza, nakaganda si Ma'am Sneza. Good evening, ma'am. Good evening. Si Alan Eras, nandyan din. I hope sana member na si Sir Alan Eras, ha. Si Apnerma, may inaalagaan, di ba? Grabe, no? Nasa work pa. So, napakasipag. Si Coach Ramon Belo, di ba? Kagagaling lang from Bicol. So, welcome back on Manila. Oh. Si Ap Alma, nandyan din. So, the rest po mga naka-off cam. Pero maraming salamat pa rin sa pag-attend. I hope na sana kayo ay mga nakakapakinig. Andyan din si Ate Rose din pala, no? Magandang araw dyan, Ate Rose. So get well soon po and then doble ingat po dyan sa Belgium. Oo, nakita namin dito sa may balita, medyo nagrarally ang mga tao din dyan. So ingat-ingat po, Ate Rose. So anyway, let's start na po yung ating topic. Yan, game na. Type ka nga dyan ng 1 kung game ka na. Type ka lang po ng 1. Salamat sa pag-invite daw, kuya, sabi ni Ma'am Nessa. So, ayun, sino kuya mo? So, welcome daw po sabi ng kuya mo. Oo. So anyway, start na natin. Yan. Actually guys, maganda yung ating topic for tonight. Opo, maganda po ngayon. Oo. Again, welcome po sa ating HGS, HITS Global Support or HITS Leadership Training. It's an advanced learning po para po sa mga first timers. And then this is a reminders to all leaders na, alam mo yun, tawag ito para continuous pa rin sa ginagawa natin business. So, every Monday po natin to ginagawa. So, yung ating topic po ngayon
Yan. It's all about skills. So, pagpasensyahan nyo na yung aking poster. Amateur lang talaga. Black and white pa yung aking podium picture. Yung aking kuha. So, galing yan kay Paula Rawan. Oo. So, ano pa? Ine-enhance ko pa yung aking kagalingan sa may paggawa ng poster. Pero yun. It's all about skills. Ang ating itatopic po ngayon, I hope na sana may matutunan ka. Oo. Kasi, I know. Hindi kasi lahat nakakasama tuwing umaga. Alam natin yan. Kasi yung iba, tulog pa. Yung iba, nasa work. Yung iba naman, okay. Yung iba naman, siguro hindi talaga kaya na makasama kasi may mga iba't ibang errands. So at least, I bring it to our Zoom gathering tonight para at least kahit papano. So iyong mapakinggan. So stay put ka lang dyan. So before ako magpunta doon sa ating topic, may gusto ako i-share muna. Oo. 8 years ago, ako ay katulad mo. Ikaw na nakikinig po sa akin ngayon. Oo, sino to? Teka, gagawa muna tayo ng... Yan. 8 years ago, ako ay katulad mo, Sir Relante Orio, Sir Alan Eras, si Ma'am Marjorie Mansalud, si Aljane D. Ikaw ko ikaw ay member na at meron kang account, ako ay katulad mo dati. Yes, katulad din ako ni Sir Pogs. Way back, pero mas guwapo lang sa akin si Sir Pogs. Oo, di ba? So dito na ako gumwapo at na-enhance na na-enhance kasi. Si Sir Jaime talagang guwapo na yan. So wala tayong magagawa talaga kay Sir Jaime. Oo, di ba? So actually natatandaan ko dati, yung skills na ituturo ko ngayon, actually, this is the enhanced skills na ginagawa na natin ngayong online. Opo. Kasi dati, nung offline time, meron kami mga tinatawag na basic skills na pang-offline talaga. Na which is, hindi na siya mostly effective sa panahon ngayon. Kasi nga tayo ay online na. Tama? Kasi hindi natin pwedeng ipagawa ngayon yung ginagawa namin dati ng offline. Pero, nung nalaman ko yung skills dati na tinuro po sa akin ng mga grand mentors natin, doon ko napagtanto na kung bakit sila kumikita ng malaki. Kung bakit sila nakakabili ng sasakyan, nakakabili ng property, nagiging top earner ng grupo at nagiging top earner international or even nakukuha nila yung kanilang mga goals or pangarap nila dito like kotse, bahay, condo, property, travel abroad, time freedom, financial freedom. Kasi yung skills na tinuro nila sa amin dati, yun lang yung kanilang ginagawa. Kaya sila nagiging successful. Yes. Ngayon, dahil ngayon ay 2022 na, I just want to share, okay, the skills na kung ano yung ginagawa ng mga productive na tao, ng mga taong kumikita ng malaki. Di ba nakikita mo, more on ang pinapakita, nakabili ng big bike, nakabili ng sasakyan, nakabili ng condo, property, house and lot, travel, kumikita ng malaki. Yes, nakikita mo lahat yon. It's all about goals na. Ayun yung pangarap nila eh, na nakukuha nila. Pero back on their goal, ano ba yung skills na ginagawa nila para makuha nila yon? Diba? We're not after sa goal eh. Kasi ando na yung goal, syempre. Kumbaga, the goal is the result. Yung nakikita mong income, grupo, top earner, kotse, big bike, condo, property, ano man nakikita mo ngayon sa mga successful na tao sa ginagawa natin, it's all about resulta na. Result na siya. Pero before nila makuha yung kanilang result, ano ba yung skills na meron sa kanila na ginagawa nila muna? Yan. So yun yung aking itatopic ngayon. Pero before, kumaga, on the other hand, bago kay topic yung pinaka-skills, gusto kong ipakita sa itong quotes na to. Kung naka-attend ka kaninang umaga, okay, I hope, I know, napakinggan mo. Pero if not, so mas maganda pakinggan mo. Ito yung isang malaking impact para ikaw ay maging successful sa ginagawa natin. Bukod pa isa, idadagdag ko na skills. Ano to? Yan. Guys, sabay-sabay natin mismo basahin na even kahit kayo ay nasa ano, before ko ipakita yung skills. I hope na sana, you can reflect. Meron kang ma-realize. Meron kang makuha at mapulot na kaalaman dito sa quotes na to. So babasahin ko po muna before ko ipaliwanag.
excuse me. Pasensya niyo na. Ako ay may sumami, may sumabit, 'di ba? So guys, pabasahin ko ulit ha. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Okay? Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny. Sabi po yan ni Mahatma Gandhi. Yan. On my own perspective po, before ko po ipakita or i-share yung ating skills, ha, malaking impact ito para sa tao maging successful. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Malaking impact po sa isang tao para maging successful. Ano yon? Una, yung kanyang thoughts. Yung kanyang naiisip. Yung thoughts, yung quote. Quote. Sa isip. Diba? In Tagalog, na malalim. Yung panipi. Yung example ng ano ng quotes natin na kaalaman. Yung famous sa famous sa atin. Diba? Time is gold. Diba? Yung parang tipo na... Kumagay lagi natin sinasabi na quotes na lumalabas sa ating bibig. Mapapansin mo yan sa isang tao pagka nagbibigay siya ng quotes. Di ba? Tapos pinapaliwanag niya. Di ba minsan ang sinasabi natin sa minsan na quote natin, kumaga, leaders don't tell you what to do, they show you how it's done, etc. Ang dami, kahit ikaw may quotes ka eh. Kung ano yung nilalagay mo sa isip mo na quotes, na thoughts, pansinin mo, nilalabas yun ng bibig mo. Sinasabi mo. Tama ba? Diba? At yung sinasabi mo na yon, yung sinasabi mo, yung lumalabas sa iyong bibig, diba yun yung nagiging action mo? Kumaga, iyan ako na, isasummary ko na, diba yun ang nagiging action mo na igagalaw na ng katawan mo? At kung ano yung na igagalaw ng katawan mo, yun ay nagiging habits mo. Habit mo na siyang ginagawa araw-araw. At kung ano yung ginagawa mong habit araw-araw, yun na po yung nagiging character mo. Yun yung sinasabi nating values. Character mo na. Yun yung values mo. And then kung ano yung nagiging values mo, yung nagiging character mo, yun na yung magiging destination mo or magiging future mo pagdating ng araw. Pansinin mo, kung i-relate ko sa may network ka, diba sinabi ko nga kanina, naka-relate ako. 8 years ago, wala akong namang resulta na binanggit sa akin na sinabi kanina ni Apg, ni Mentor G, ni Coach G. Wala ako noon. Wala ako noon. Yung nakikita mo ngayon kay Mentor Mark na resulta ngayon, wala po ako nito dati. Wala po. Kaya nga sinasabi ko nga kanina, katulad mo lang din po ako. Yung mga binanggit ko ng pangalan kanina, katulad mo lang din po ako. Nagsimula na ako lang mag-isa. Diba? Pero kung ano yung nilalagay ko na thought sa aking isip na puro positibo, lahat more on pag-asenso, lahat more on makatulong sa pamilya, makatulong sa sarili ko rin, syempre, makatulong sa mga tao na nakikilala ko, yun nilalagay ko. Pansinin mo, yun ang nagiging bukang bibig natin. Yun ang nagiging bukang bibig natin. Kaya nga ang sarap kausap ng mga kasama natin sa negosyo kasi more on solution ang sinasabi instead of problema eh. Diba? Kasi nga, minsan, ayaw namin kausap yung mga taong daming rason eh. Diba? Eh, kapag magbibigay ka ng rason, di ka naman sa amin nagbibigay ng rason sa pangarap mo naman eh. Diba? More on solution ang sinasabi. More on positibo ang sinasabi. And then, once na ikaw ay nagsasalita, they become your words, ay yun ay tinitake action mo na. Parang, you should walk the talk na. Kasi hindi ka pwede magsabi na hindi mo naman ginagawa. Diba? Yung parang tipo na, uy, downline, akyat ka ng top earner. Eh kung ikaw hindi ka naman top earner, paano ka susundin ng business partner mo? Kaya siya kasimple. Di ba? Uy, downline, mag-invite ka kaya? Mag-direct ka kaya? Eh kung ikaw hindi ka naman nakakapag-direct, nakakapag-invite, eh paano ka susundin ng business partner mo? Di ba? Kaya mas maganda na before mo siya sabihin, mas maganda na nakikita muna sa'yo at nagre-reflect muna sa'yo. Parang in other words pa, dati, hirap ako makapagpa-full-time ng aking business partner.
Alam mo kung bakit? Ang hirap din ako makabuo ng grupo. Dati nung ako nagsisimula kasi I was a part-time eh. Hirap ako makabuild ng grupo, hirap ako makapagpa-stay. Bakit? Eh hindi naman ako full-time eh. Kahit anong sipag ko, kahit anong grabbing effort ko na pagpupuyat at pagkasasakripisyo, eh dahil ako ay part-time na never build a group. And then hindi ko naman pwedeng iasa sa mentor ko yung pag-build ng grupo ko. Kasi grupo ko yun, ba't ko iasa sa mentor ko? So anong ginawa ko? So I decided na mismo na mag-full-time. At the same time, talagang inakap ko talaga yung responsibility. Yung ano yung nilalagay ko sa isip, sinasabi ko, ginagalaw ko na. And then I become these habits na. So araw-araw ko na po siyang ginagawa. Araw-araw na. Opo, araw-araw na. Natatandaan ko nga dati eh, before ako mag-isag to sa aming skills ha, kento ko ha, kung gaano ka 100% yung commitment namin sa negosyo, believe me or not, partida. Believe me or not. Totoo lang to ha. Siyempre, may partner tayo eh. May partner tayo sa buhay eh. Kahit mismo na meron kaming problema at nag-aaway kami, I never involved the business. Business is business. Mm-mm. Ang problema na mag-couple, na mag-asawa, iniiwan sa bahay, pero pagdating sa opisina, dapat wala kang problema, nahaharap ka doon sa mga business partner mo. Hindi madaling gawin yon, pero kailangan kasi business is business. Pangalawa, kahit may sakit ka, kahit nilalagnat ka, kahit inuubo ka or sinisipon ka or kahit masama ang pakiramdam ng tiyan mo, pag meron kang commitment, may kliyente ka, may pay-in ka dapat i-process, meron ka dapat i-encode or meron ka dapat gawin, No excuses. Bakit? Kahit anong sabihin ko sa mentor ko dati na pag-excuse, wala yun sa kanya kasi hindi niya naman yun problema. Sa akin yun mismo. Kasi ako lang naman yung nagdadahilan sa pangarap ko at hindi naman para kay mentor. Kasi tumanim na sa isip ko yun. Di ba? Na kahit anong dahilan na sabihin ko sa mentor ko, wala. Kasi siya, tuloy-tuloy siya eh. Basta sa akin pa rin kasi yung babagsak. Oo, kaya I never complain. I never have a reason. Kaya instead of mag-excuses, reason, I better look on the ways or paraan. Gumagawa talaga ako ng paraan. Oo, gumagawa talaga ako ng paraan. Yung parang tipong punta talaga, kausap talaga. And then after ko na mismo doon sa may commitment ko, saka ako na mismo na susolusyonan kung ano yung pinaka-concern ko. It's either magpapahinga ako kasi mismo inaatok na ako o kaya kakain ako ng marami kung nagugutom ako or kaya naman mismo matutulog ako kung puyat ako, etc. Yan lang din siya. Kasi after nun, dun mo naman mismo na masusolusyonan naman din yun eh. Kasi sabi nga po sa amin, pagka nakita mo or na-realize mo yung 100% na commitment mo sa negosyo natin, your pocket will never run dry. Uulitin ko ha, when you realize the 100% commitment on our business, the moment na may commitment ka, pag host man yan, pag settle man yan, pag totok man yan, pag kausap man yan, may appointment ka man, pag process man ng pay-in man yan, etc., commitment man yan, when you realize the 100% commitment on our business, your pocket will never run dry. Your pocket will never run dry. Trust me. Mm-hmm. Kasi nga, meron ka 100% na commitment. O, di mo, di ba? Yung anak ko ulit, nag-bridge na naman. Nagugutom kasi ulit. And then, syempre, dahil habit mo na, so nagiging values mo na siya. Nagiging character mo na siya. Yun ay pa yung pag-uugali eh. Ayun ay yung values mo eh. And then, when you realize your values na, and then yun ay magiging future mo pagdating ng araw. So mapapansin mo, sa mga taong successful, meron na silang character, meron na silang values. At pag pinahalagahan nila yon, tingnan mo, makikita mo yung pagiging successful nila pagdating ng araw. Oo, oh, di ba? Ako po, I'm not 100% perfect. No. But I have something in my mind na pwede makatulong sa bawat isa for you to become successful in our business. Bakit? Siguro kahit papano, may nagawa naman tayo. And then, kaya natin ituro. Diba? And then, all you need to do is just to adapt it
and then mismo internalize it and take action mo yun. Ganun siya kasimple. Diba? So again, sinare ko lang sa iyo yung quotes na yan kasi ang laki po ng reflection ko dyan, ang laki po ng impact niyan sa buhay ko na dyan nag-start. So, mamaya, before ko, after ko sabihin yung ating skills, sana matandaan mo itong quotes na to. And then, basahin mo siya ng paulit-ulit and kindly, intindihin mo siyang mabuti. Ano ba yung maitutulong sa'yo ng quotes na to sa buhay mo para ikaw ay maging successful? Oo. Diba? So, let's start. Grabe, si Coach Mark, hindi pa pala nag-i-start yun. Hindi pa po. Hindi pa. Oo. So, ang ating topic po for tonight, yan. So, ito na. Skills. Oo. So, may nasa ilalim na letra. Daily task. Like what I said po kanina, sinabi ko, nung natutunan ko yung skills nung offline time, siya na po yung naging habit ko araw-araw. Yan na. Hanggang sa akin naging values na siya, naging character ko na siya, hanggang sa nadala niya na po ako doon sa destination natin, na which is kung ano yung kinalalagyan po ngayon ni Mentor Mark. So kung ano yung nakikita nyo po sa akin ngayon, dala lang po yan dati ng ating ginawang skills, na ginawang habit, ng thoughts, na nagawang words, na naging habits, na naging values, naging character, hanggang sa naging, ano na, naging destination na. So again, the skills on online time. This is the daily task, but mayroon pong medyo malalim na pagpapaliwanag. Once na ito ay nagawa mo, kaibigan, ikaw na nakikinig po sa akin ngayon, once na ikaw ay nagawa mo to, malayo mararating mo. Yes, sabi nga po natin dito ha, for you to become successful sa ginagawa natin negosyo, dalawa lang kailangan mong gawin. Any background you have, ano mang kaalaman mo sa labas, ano mang degree ang natapos mo, ano mang profession mo sa may labas ng trabaho mo, dalawa lang po ang kailangan mo po dito para maging successful ka. Ano po yun? Bear with me, sana maisulat mo. Una, kailangan marunong ka lang makinig sa nagtuturong mentor sa'yo. At pangalawa, marunong kang sumunod. Dalawang factor na napakadaling gawin pero mahirap sundin. Yan, di ba? Ulitin ko yung dalawang to ha. Oo. Ano man profession mo, government employee ka man, mataas man ang profession mo sa iyong employment, ano man ang trabaho mo ngayon, cum laude ka man, kumbaga, ano man profession mo, for you to become successful in our industry, dalawa lang kailangan mong gawin. Ano yun? Una, kailangan lang marunong kang makinig at marunong kang sumunod. Yung dalawang to, yes, madali siyang gawin, pero mahirap siyang sundin. At kung sino ang mga tao nakakasundan po dito, tingnan mo, sila'y nagiging successful. Pero a lot of people, I just want to say this, a lot of people fail on this business kasi nahihirapan silang sundin yung dalawang to. Nahihirapan silang sundin yung dalawang to. Pero pag ginawa mo tong dalawang to, marunong kang makinig at marunong kang sumunod sa tao nagtuturo, ang layo ng mararating mo dito. Sabi nga ni Mentor John Mel kayo ng umaga, kaya nahihirapan ng isang tao, kaya mismo hindi siya kumikita o wala siyang nakukuha pang goals niya kasi hindi niya nagagawa yung napakadaling gawin na to. Marunong makinig at marunong sumunod. Wala na pong iba. So, ano yung skills? Ito na. Ano yung skills? Skills. Number one. 10 minutes prayer. Yan. So, napakaganda na simulan ang isang araw sa panalangin. Guys, take note of this, ah. Take notes of this. 10 minutes pray, okay? Hindi po siya magsisimula kung kailan daily task na. Hindi po. The 10 minutes pray ay mag-i-start po siya the moment na magising ka dyan sa kama mo or dyan sa hinihigaan mo. Yes, alam mo nung una ko narinig to, since 2021, nung talagang ginawa ko talaga yung 10 minutes pray, alam yan ni Mentor Ria.
every day, I'll make sure na bago ako bumangon sa aking kama, I need to pray. Walang biro. Si Mentor Mark, hindi po ako relihiyosong tao. Pero nung natutunan ko kasi siya at narinig ko sa mga taong successful, ang laki po ng binago po sa akin. When I wake up every day before I go to CR, okay, before ako tumayo, before ko gawin lahat ng dapat kong gawin, I'll make sure I need to pray. Oh, I need to pray. Wala pong perfect prayer. Wala po. The moment na kausapin mo siya, 'di ba, magpasalamat ka sa kanya, humiling ka sa kanya, the moment na mag-pray ka, ang laki po ng impact po nun. Gusto ko kayong turuan, gusto ko kayong sabihan na huwag ka basta-basta gumigising ng umaga nang hindi mo man lang siya kinakausap. Kasi a lot of people sa may labas na mismo nagising, ay mismo na natulog, na hindi na nagising kinabukasan. A greatest blessings in the morning, yung nagising ka syempre. Diba? Tapos nasa maayos ka na kalagayan. Because a lot of people ngayon sa may labas, alam naman po natin, hindi po lahat mismo na maayos. Kaya syempre, again, pray. Opo, lalaki po ako. Oo, I only 31 years old. Pero still, pray kaibigan. 10 minutes pray. Kung meron kang Bible at babasahin mo, mas maganda. Oo, mas maganda. So at least kahit papano, so start your day with God, syempre. And then syempre, magpasalamat ka, hiling ka sa kanya ng mga gusto mo mangyari for this day. So that's number one, kaibigan. 10 minutes pray. Oo, 10 minutes or more than pa sa may 10 minutes, mas maganda. Oo, so after nun, hindi gawin mo na kayong, ano kailangan mong gawin. Kasi sa akin, after ko mag-pray, syempre, punta ako CR. At the same time, after nun mismo, so iinom na ako ng food supplement, then tipla ako ng kape, and then I on the Zoom link. Para saan? Sa may daily task ng umaga. Oo, kaya kahit minsan, papungas-pungas pa ako, pero still, andun talaga ako sa may daily task. Naka-off cam man minsan, pero andun ako palagi. So that's number one, 10 minutes pray. Pangalawa. Share pin post to FB groups. Yan. Pangalawa. Share pin post to FB groups. Guys, ano yung pin post? Ano yung pin post? Yung pin post po, yan yung pinost mo na pang-encourage, na pang-advertise about sa ating Savior's Power for System. Kung mapapansin mo, makikita mo yan sa mga co-leaders natin, sa mga top earners natin, na meron silang pinipin post sa kanilang timeline, sa kanilang mga group page, okay, na pang-advertise to our business. For example, yung video ko dati na, gusto mo bang kumita ng 10 to 100,000 every month, part-time, kahit ikaw ay nasa bahay, something like that. Ang tawag doon ay pin post. Ipipin mo lang naman yun para siya sa pinakatuktok ng Facebook mo. Share pin post to FB groups, okay? Ngayon, ito yung point ko. Huwag ka basta-basta mag-share ng pin post sa lahat ng FB groups ng sabay-sabay ng same time, ng pare-parehong oras. Huwag. Iba-block ka ng Facebook. Oo, kasi medyo ma-arte sa Facebook. May oras po yan. So, ano po yun? Kapag wala ka pang pin post, kaibigan, okay? Magpatulong ka, magpaturo ka sa mentor mo paano gumawa ng pin post para mismo maipin mo siya na may akit mo sa timeline mo or sa page mo para yun yung pwede mong ipang share. Ano muna ako water? May oras po yan. Oo, may oras po dyan. This is the perfect time to share the pin post. So never neglect about this. Ano yun? 8 a.m. in the morning. Okay? Bakit 8 a.m.? Kasi fresh na fresh po ang mindset ng mga tao niyan. Yung iba papasok sa trabaho, hawak-hawak cellphone. O kaya naman yung iba papila pa lang, paapunta sa pasakay ng tren, hawak-hawak yung cellphone. O kaya naman umaga, nagkakape, hawak-hawak cellphone. So 8 a.m. in the morning. 12 noon. Okay? Ibig sabihin, lunchtime. Kung prospect mo ay empleyado, so every 12 noon, lunchtime nila, so bukod sa kumakain po sila, hawak-hawak nila ay cellphone. Oo, Facebook.
5 p.m. yung iba pa-out na. Oo. Pa-out na. Or yung iba nag-siesta. Hawak-hawak ang cellphone. 8 p.m. prime time. Oo. So, sa gabi, yung iba nagdi-dinner. Okay? And then yung iba pa-uwi na. Hawak-hawak ang cellphone. And then 12 midnight, hindi pa iba tulog. Yung iba gising. Ano ginagawa? Hawak-hawak cellphone. So, ibig sabihin, yan po yung mga oras na kung saan marami pong viewers sa Facebook. Yes. Yan po yung marami, yan po yung oras po na yan, ha. Oo. Eh, di ba napapansin mo? Baka may magtatanong dito minsan. Eh, Mentor Mark, nag-share naman ako ng pin post ko. Pero bakit wala naman nag-i-inquire? May oras po kasi ang pag-share pin post. May oras po yun. Pag sinare mo ang pin post mo sa FB groups, or even timeline mo sa ganitong oras, may makakakita ng post mo. Mapapansin mo bakit hindi masyadong may nag-i-inquire sa'yo. Baka kasi nag-share ka ng pin post or nag-share ka ng post mo sa patay na oras. Ano yung patay na oras na sinasabi natin? Yung during work hours. Yun po yung sinasabi po natin na patay na oras. Oo, pagka yung mga, ang prospect mo ay empleyado at nasa trabaho, tapos nag-share ka, patay na oras talaga yung walang makakakita, yung matatabunan yun. Pero pag nag-share ka ng ganitong oras, excuse me po, ng ganitong oras, okay, maraming makakakita. So, tandaan yung oras po na to, 8 a.m., 12 noon, 5 p.m., 8 p.m., 12 midnight. Guys, madali siyang gawin. Tama? Grabe, Mentor Mark, ang dali mag-share. Ang dami-dami kong Facebook page. Ang dali-dali mag-share, Mentor Mark. Pero mahirap gawin. Kaya sabi ko nga, dalawa lang. For you to become successful, una, marunong ka lang makinig. Pangalawa, marunong kang sumunod. That's number two. Share pin post to FB groups. 8 a.m., 12 noon, 5 p.m., 8 p.m., 12 midnight. May oras ka na, kaibigan. Oo. May oras na. Oo. So, that's number two. Number three. I hope sana na isusulat nyo po, ah. Oo. Kasi meron akong mga nakikita. Nakaganto lang, oh. O, hindi mo pa ito mismo nagagawa. Ayun, suggest, isulat mo, ha? Oo, kasi naka-open camera po kayo sa akin. Nakikita ko po kayo lahat. Oo. So, number three. Add 50 prospects in FB. Yan. Number three. Add 50 prospects in FB. Kita mo si Aprilante nagsusulat. Diba? Kita-kita ko pagka nagsusulat din talaga, eh. So, imagine mo ito, ha? Guys, again, like what I said, huwag kang mag-add ng 50 prospect ng sabay-sabay at a time. Huwag. Hiwa-hiwalay po yan. Hiwa-hiwalay po. Kasi pagka ikaw ay napansin ni Facebook, ibablock niya yung Facebook mo. Sayang naman. So, add 50 prospect in Facebook, okay, ng hiwa-hiwalay na oras. Hindi ko po sinabing 50 kaagad sa isang sa oras na to, ha. No. Example, sa alas 8 ng umaga, 10 ad friend muna. Yan. Sa alas 12 ng tanghali, 10 ulit. Sa alas 5 ng hapon, 10 ulit. Something like that. Sa alas 8 ng gabi, 10 ulit. And then sa 12 midnight na madaling araw, 10 ulit. Ganun siya. Hanggang sa maitotal mo ng 50. Then kindly, eto, suggest ko na rin, linisin mo yung Facebook mo. Oo. Kung yung Facebook mo is nasa 5,000 na po siya, mag-unfriend ka ng mga hindi mo na kailangan. Ano mga hindi mo na kailangan? Ito po yung mga ang Facebook ay dami. Yung mga walang picture, dami 'yon. Yung mga Chinese name na hindi mo maintindihan? Oo. Tapos yung mga picture ay puro mga anime or pusa, aso, hayop. Well, i-ano mo, i-unfriend mo, lalo na kung hindi mo kakilala. Bakit? That is dummy account. Ibig pong sabihin, pamparaming lang po yun sa may Facebook friend mo.
unfriend that para makapag-add ka ng panibago. Yes, lalo na kung ang Facebook mo ay isa pa lang. Excuse me. Kung iisa pa lang, 'di ba? So mas maganda linisin mo yung Facebook mo. Huwag kang matakot mag-unfriend ng mga hindi naman kailangan ng friend na, kasi marami sa friend list mo, 'di ba? Marami sa may friend list mo, yung parang tipo na pamparami lang, dami account lang, o yung iba nga, naka-deactivate pa. So, hindi masama mag-unfriend para magkaroon ka ng spaces, para magkaroon ka ng another new friend pa na may add. Or, kung yung buong 5,000 friends mo ay kompleto na at lahat yung active, I suggest makapagdagdag ka ng panibagong Facebook para kahit pa paano, so meron kang another 5,000 pa ulit. So, it's up to you. So, basta, add friend, add 50 prospect in Facebook. And then, look, yung i-add mong friend, make sure, eto ha, hindi ko po sinasabi na mamimili ka, pero yung i-add mo na friend, make sure na may source of income. Uulitin ko, hindi ko po sinasabi na mamimili ka ng mga i-add mo, pero make sure na yung i-add mo na friend ay may source of income. Kasi baka may mag-add dito eh, ang profile picture niya, sanggol. Diba? Ano source of income nun? Kasi marami po ngayon na ginagawa na po ng Facebook yung kanilang mga newborn baby. Diba? So make sure po, yung i-add mo na friend is may source of income para at least kahit pa paano, pag pinakita mo yung negosyo, may kakayahan na makapag-pay in. Ganun po siya. So that's number 3. Add 50 prospects in FB. So that's number 3. Madali lang tong topic natin. Oo, pero still, eto na po yung skills na kailangan mo matutunan para gawin mo siya. That's number 3. Number 4. Teka lang, may kukunin lang ako. Oh, what? Number 4. Yan. 5 or more invites. Yan. Number 4. 5 or more invites. Yan. Bakit natin 'to sinasabi? Yan, may kasama pa 'yan eh. 5 or more invites by sending link video presentations. One-on-one or business preview. Guys, bakit namin sinasabi 'to na 5 or more invites? Bakit? Don't expect na meron kang mapapasali kung ang kinakausap mo or sinesharean mo ng video presentation ay isa lang sa loob ng isang araw. Don't expect. Bakit? Ang tagal mo makakuha ng taong mapapasali kung ang kinakausap mo isa lang sa loob ng 24 hours. Oo, tas ang malupit, sinendan mo lang siya ng video presentation tapos hindi mo na siya tinawagan or kinausap, talagang hindi talaga sasali yun. So we suggest 5 or more invites every day kasi mapapractice po yung skills mo about sa public speaking, sa pagkausap. Oo, by sending link video presentation. Actually, napakadali nga sa panahon ngayon. Alam mo kung bakit? Nandiyan na yung tools na ginawa ng mga mentors natin ng mga videos. Andiyan, may video si Coach Bregan Dale Sadje. Diba? May video din na ginawa din sila Coach Ramon Velo tsaka sila Coach Mary Ann Velo. Meron din akong video about presentation. Meron din video sila sila Tita Dolores, sila Coach Jenny, sila Coach Nestor, yung mga OBP natin, diba? Na ina-upload natin sa ating YouTube channel, pwede mo yung ipasa sa mga clients mo and then make sure na napapanood nila. Pero the best po, alam mo kung ano? One-on-one. The best talaga, one-on-one. Yung talagang interactive talaga na yung kausap mo, nakikinig sa'yo personal. Alam mo kung bakit ako may ganito? Because I want mismo na pagkausap ko yung prospect ko, at least nakikita niya na isusulat ko sa whiteboard yung aking sinasabi or mismo nakikita ko siya nakaharap din sa akin. Kaya hindi ko tinatanggal yung whiteboard ko sa likod. Oo, kung magwa-whiteboard ka rin naman, kaibigan, lakihan mo na. Oo, may nakikita ko, whiteboard, ang liit-liit eh. Natural, hindi makikita ng prospect mo yung sinusulat mo kasi ang liit-liit ng whiteboard mo. Lakihan mo na.
nag-invest ka na rin naman sa mga tools natin, lakihan mo na yung i-invest mo. Di ba? Para mas malaki din ang income mo. Eh nakikita kasi ako, sinlaki lang din ito yung whiteboard niya. Eh paano pag may sinulat ka, hindi nakikita. Pero again, sabi ko nga, this is business. You need to invest on your business para mas malaki ang kitain mo. Ganon siya. So again, one-on-one is the best. Pero 5 or more invites every day. Diba? And then mas maganda rin yung napapa-attend mo ng business preview kasi follow-up yun. Oo, diba? Iba pa rin po yun. Pero make sure, kung hindi mo pa siya nalalatagan at nadala mo siya sa business preview natin, make sure right after ng ating business preview ng ating mom or breakout room, kailangan tatawagan mo siya after agad. Bakit? Para kamustahin yung kanyang napanood or nakita. Again guys, hindi pwedeng umasa lang tayo na sinendan mo ng link, sinendan mo ng video, nang hindi mo man lang tatawagan right after. Or kung i-close deal na, mas maganda palalo. Diba? Kailangan po 5 or more invites. Kaya saludo po ako sa mga kumakausap everyday na nagsesend ng mga kanilang screenshot sa ating at the moment hits. Isa lang ibig sabihin, pagka hindi ka nagsesend ng screenshot, wala kang nakakausap, kaibigan. Sobrang busy mo talaga sa trabaho mo sa labas. Or busy ka sa ibang bagay. Oo. Diba? So again, sabi ko nga po, sinasabi na po namin ito, sobrang dali niyang gawin kung gagawin mo, pero mahirap siyang sundin. Mm-mm. Kaya again, hindi po lahat talaga nagkakaroon ng sabay-sabay na resulta kasi hindi lahat gumagawa. So again, wala po akong pinapatamaan, okay? Pero kung hindi yun para sa'yo, para sa katabi mo. Hindi, joke lang. Oo. So that's number 4. 5 or more invites by sending link, video, presentation, one-on-one, or business preview. Pag nagawa mo yan, again, in 30 days, 5 tao kinakausap araw-araw times 30 days, that is 150 person. 10% na lang yung sumali, 15 ang direct mo every month. Panglakas mo talaga nun. Ikaw na yung top 1 palagi ng Savior's Best Director. Plus top earner ka pa sa hits. Di ba? Tapos ilagay mo pa sa times many mo. Eh paano pag nag-multiple account pa yan? So again, 5 or more invites every day. Opo, that's number 4. Number 5. Follow up 5 or more invites. Siyempre, di ba? Siyempre may nakausap ka. May nakausap ka, example, kahapon, may nakausap ka. Dapat ipa-follow up mo siya kinabukasan din agad. Yes, yung mga nakausap mo, then make sure na meron kang listahan na ng mga nakakausap mo. Oo, meron nga ako rito isang downline eh. Pinakita niya sa akin yung mga listahan na kanya nakakausap. Ito din yung date. At ito yung sinabi kung kailan magpipay in. Napaka-bisa nun. Napaka-powerful po nun. Pag nilalagay mo sa notebook or prospect list mo, yung pangalan, anong araw mo nakausap, at anong araw yung pangako niya magpipay in. Bakit? At least on the pay-in day, doon mo na siya tatawagan at ipapalo up at papapay-inin mo na. Napaka-powerful po nun. Lalo na pagka sinusulat mo. Huwag kang umasa na nasa may Facebook mo lang, natatabunan po yung messenger. Natatabunan. Make sure na meron kang notebook, meron kang papel na talagang doon mo nililista yung mga nakakausap mo, anong date, tapos anong araw yung pinangako niya kung kailan siya sasali. Mas maganda po yun. Excuse me. Then syempre, expect handling objection. Syempre, marami dyan magdadahilan. Ay, kasi kailangan namin yung pera eh. Kasi ganito, kasi ganyan. Kasi magbabayad pa kami sa may bahay. Eh kasi ganito, may problema kasi kamag-anak ko. Kasi namatay daw yung aso din nila. Something like that, ang daming ganun. Di ba, nakaka-experience ka ng ganun? Kung kailan na magpipayin, ang daming dahilan nung mismong pina-follow up mo. Objection po ang tawag doon. Kailangan marunong ka mag-handle ng objection. Oo, lalo na yung mga binabato nilang rason. Problema sa pera, problema sa oras, problema sa kakilala, something like that. Kailangan marunong ka mag-counter attack doon sa sinasabi nila. Yung parang tipong mabibigyan mo ng solusyon yung sinasabi nilang objection sa'yo. Kailangan marunong ka mag-handle.
And then guys, once na magpa-follow up ka, kindly, okay? Mas maganda yung nagbibigay ka ng solusyon ha sa kanila. Magbibigay ka ng solusyon. Huwag yung mismo na parang tipo na mamumroblema ka din sa problema din niya. So, kaya tayo nandito kasi nagbibigay tayo ng solusyon sa bawat mga prospect din natin. So, handle objection. Close the deal. Siyempre, just always ready the form. The product package siya pagpipilian. Yung detalye kung saan siya magpapadala ng pera. At ipapaliwanag mo sa kanya paano yung flow para makapagpa-pay-in or makapag-pay-in. Paano niya marireceive yung products? Paano siya magkakaroon ng account? Close the deal talaga. Oo. Kung kaya mo nang ipaliwanag yon, mas maganda ipaliwanag mo na. Di ba? Yung nakikita mo na ina-advise ni mentor, ng coach din natin, mas maganda kung kaya mong ipaliwanag yung ganun. Ipaliwanag mo na kasi dun ka mapapractice eh. Hindi naman pwedeng habang buhay si mentor o si coach ang nagko-close deal para sa'yo. Hello, hindi naman ikaw lang yung downline ng mentor mo. Di ba? So mas maganda na ko-close deal mo na. Dapat may nakasave ka na niyan sa phone mo. Kaya nga, yun. Sa mga leaders po na nandito or even members, manghingi ka ng kopya ng mga updated product package natin. Yung ating mga form na pipil upan lang naman eh. I-edit lang naman, copy-paste lang naman gagawin. Tapos yung detalye kung saan magpapadala, yung details ng mentor mo, dapat isave mo sa cellphone mo para hindi ka palaging tanong na tanong, ano ba rito yung ano? Sino rito may updated product package? Diba? Isave mo sa cellphone mo para kahit papano, hindi ka na nagtatanong palagi. E paano pag busy si mentor, hindi ka nasagot agad? O asan na yung ano, yung prospect mo, hindi naghihintay din? Diba make sense? Mas maganda isave mo sa cellphone para pag kami prospect ka, kumbaga biglaan, maisasend mo na kaagad. Maisasend mo na. Then dapat may detalye ka kung saan siya magpapadala sa'yo. GCash, bank transfer, remittance, kailangan andun yung pangalan mo. Kasi ano yun, kumbaga it's just a legitness na ikaw ay talagang legit distributor tapos may ID ka pa. Diba? So ano pa, so real talk, syempre kailangan natin kahit pa paano medyo ano, yung parang tipo na something, kailangan totoo yung ating sasabihin sa kanya na medyo matatauhan yung prospect mo. Ano yun? Parang gato. Hindi mo aawayin ha, pero ito lang yung totoo. Kung ang prospect mo ay matagal mo nang pinapollow up at ang laging dahilan ay laging problema sa pera, real talk minsan ang sinasabi ko pagka ganun, Brad, bro, ma'am, sir, hanggang kailan mo gustong problemahin yung pera? Eh, di ba dati na na-invite kita, problema mo muna pera? Hanggang ba ngayon? Hanggang ngayon pa rin ba? Problema mo pa rin pera? Gawa natin ang paraan. Kasi syempre, hindi tayo bumabata. Tumatanda tayo. Mga something like that. Mga something, ano, realization. Realization doon sa may nakakausap mo. Real talk po ang tawag po doon. Guys, hindi masama magbigay ng real talk sa taong kausap mo. Bakit? Kung sasabihin mo yung words naman din na yun, para tulungan naman yung tao, then do it. Ano pumipigil sa'yo? Diba? Mas maganda na yung tao makakausap mo, makakakuha ng realization after mo siyang makausap at sasabihin niya yung sinabi sa akin ni Ma'am G, tama eh. Hanggang kailan ako mamumroblema ng pera? Eh hindi pa naman ako, hindi naman ako bumabata, tumatanda naman ako. Sige, gagawan ko ng paraan. Something like that, ganun siya. So again, kailangan marunong ka po niya na handling objection, close the deal, and then real talk doon sa taong kinakausap mo. Again, follow up is the best closing, tawag talaga. 5 or more invites. Follow up 5 or more invites. And then mas maganda, may listahan ka ng mga nakakausap mo, hindi pwedeng wala. I hope sana lahat kayo may mga napupulot ha, and then meron kayo mga something na nare-realize ba na baka kulang ka sa ganito, baka hindi mo nagagawa yung ganito, di ba? So again, sana meron kayo napupulot. That's number 5. Number 6. 3 to 5 more FB posting a day. Yan. Uulitin ko. 3 to 5 more FB posting a day. Guys, bear with me. Again, wag
ang post, yes, nagpo-post tayo araw-araw, pero dapat hindi yung parang tipo na nakaka, yung parang tipo nakakasawa pag nagpo-post ka. Dapat medyo paiba-iba nagpo-post ka. Kasi bakit? Excuse me. Ayon nga dun sa ating isa sa mga, ano, sa ating mga, ataw dito, yung mga nagtuturo sa atin sa company, pag ang lagi mong post is more on about sa business, nagmumukha ka ng robot. Excuse me. Anong robot? Puro business lang palagi ang pinopost mo. Business, business, business. Akala mo maganda, pero nagmumukha kang robot. Oh, robot. Pansinin mo, walang nagla-like sa'yo. Walang nagko-comment. Kasi ang tingin nila sa'yo, robot. Ano yung dapat mong gawin? So, 3 to 5 more FB posting a day, ano yung dapat mong i-post? Ito, bibigyan natin ng idea. Okay, ito yung dapat mong i-post. Quotes. Sa umaga, quotes. Maganda. It's either God, yung mga ano, yung mismo mga, ano, yung mga God verbs, ay yung mga mismo ano, basta yung mga about sa may Bible, quotes. Diba? Or success quotes, it depends on you. Or realization, depende sa'yo. Pangalawang ipopost mo, income alert. Sino yung mga kumita? Kahapon. Diba? Sino yung mga kumita ng mga nakaraan? I-post mo yun. Tapos lagyan mo na magandang caption. Anong posting pa? New business partner. Yung mga sumasali, syempre, at saka mga nagbi-business expansion. Kaya nga, nilagay ka namin doon sa posting GC. Bakit? Para mag-grab ka ng mga posting doon. Para ma-post mo sa iyong timeline. Ano pa? Lifestyle. Ang apat. Ano yung lifestyle? Yung kumakain ka sa ganitong lugar, yung nagkakape ka sa ganitong lugar, yung binisita mo yung ganitong lugar, yun, nagpipicture kayo. Parang, syempre, nakakapag-ano ka naman, nakakapag-relax ka naman, lifestyle po ang tawag po doon. Yung bumibili ka sa ganito, yung binili mo yung ganitong gamit mo na gusto mo, something like that. Riddle, eto na. Riddle, yung parang tipo na, ano, yung parang tipo na palaisipan. Oo. Yung minsan, di ba, nagpo-post tayo ng ganun, yung riddle. Pag nahulaan mo yung kulang dito, bibigyan kita ng magandang opportunity. Ang tawag doon, riddle po yun. Riddle. And then last, joke. Siyempre, siyempre, kailangan mo rin mag-joke. Para po sa akin kasi, ako kasi ang karakter ko kasi talaga medyo, ano rin ako eh, masayahin din akong tao. So, pipiliin ko yung joke na siyempre hindi green-minded, ha? So, yung joke na pang, yung parang tipo nakakatawa siya pero hindi siya green-minded. Ano siya? Joke na pang matalino minsan. Oh, so, ayan, 5 or more FB groups posting, FB posting a day. So, dapat pinopost mo yan sa Facebook mo. Kung napopost mo yan sa Facebook mo, post mo rin yan sa page mo. And then, I suggest post mo rin yan dun sa may group page natin. So, don't forget. So, sana nakakapag-posting ka. Para active na active ka. Yes. And then madalas ko nakikita dyan sa mga nagpo-post yung ating, syempre yung ating mga full-timers, yung ating mga part-timers na iba. Pero consistent mo hanggang sa may mag-inquire. Yes. And then the moment na may mag-inquire sa'yo, kindly tawagan mo agad. Huwag puro chat-chat-chat lang. Tawagan mo agad. Kunin mo yung number, ask mo kaagad kung pwede siyang i-video call para makausap mo kaagad siya personal. Mas maganda po yun. So again, 3 to 5 more FB posting a day. Coach, income alert, new business partner, lifestyle, riddle, or joke. Kung isa lang ang napopost mo dyan araw-araw at puro joke, joke, joke lang, hindi pwede. Diba? Nagmumukha kang joker. Kung ang pinopost mo araw-araw dyan ay puro lifestyle, lifestyle, lifestyle lang, hindi rin pwede. Diba? So syempre, saan ka kumukuha naman ng income mo? So, kailangan talaga, ano siya, halo siya. So, lalaruin mo. Hindi ko naman sinabi, sunod-sunod mo yan, pero it's up to you kung gusto mo unahin. Basta nakakapag-posting ka ng paiba-iba. That's number 6. Number 7, which is the last, if I'm not mistaken. Tag, downlines, and follow-ups. Yan. Guys, this is the best follow-up. Tag, downlines, and follow-ups. May sinabi nga ako sa ilalim dyan. Or send new business partners and daily income poster through Messenger. Guys, bakit ko sinabing tag downlines? Kasi may mga business partner tayo na hindi nakakapag-post.
Oo, bakit? Gawa ng busy sa trabaho. Kasi minsan mahina ang signal sa kanila sa lugar din nila, 'di ba? Kung hindi man nakakapag-post yung business partner mo, tag them. Hindi naman kailangan na i-upload sa timeline nila, pero at least na-aware sila na meron silang business. Kasi ganoon ako. Kasi ako, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, baka natatag nga kita sa bawat posting ko eh. Oo, natatag kita. Hindi mo nga lang ina-accept sa may timeline mo, pero natatag kita. Oo, di ba mapapansin mo, kada posting ko, tinatag kita. Yes, kasi bakit? It's my responsibility. Accept mo man or hindi, basta tinatag kita. And then syempre, tag mo rin yung follow-ups mo. Tag mo rin yun kasi para nare-remind sila about sa business sa pinapakita mo or pinaka the best din to. Doon sa pinaka follow-up mo na magpe-pay in na, send new business partner na mga sumasali araw-araw. Effective yun. Tapos lagay ka ng caption na pang-inganyo. Sabihin mo, example, ang pangalan ng mismong follow-up mo, Marites. Yan. Uy! Marites! Si Marites, di ba? Yung nasa may kanto nyo, Marites. May sumali ngayong araw. Ito sila, 10 tao, iba-iba mga background. Naku, Marites, pag naunahan mo ito, di ba? Sa susunod na araw, malalagyan ka kaagad ng tao. Di ba? Kaysa naman lagi kang Marites ng Marites dyan sa kanto nyo, ito na lang i-Marites mo. I mean, ano mo siya? Sendan mo siya na mga business partner or kung pwede, daily income. Di ba? Kasi nga, andun sa posting GC natin, nagsisend tayo doon. So kindly save it to your phone and then forward mo sa mga messenger ng follow-up mo. Pero again, wag basta-basta forward ng marami ha. Kasi baka mabablock ka ni Facebook dyan, marirestrict ka. So again, limited lang. Limited lang. Basta at least kahit papano, nakakapag-follow-up ka. Ganyan siya. So tag downlines and follow-ups or send new business partners and daily income poster through messenger. Okay, that's number 7. Number 8. May 8 pa ba to? Oh, number 8, which is the last, if I'm not mistaken. Mention and comment on post of business partners. Yan. Guys, di ba napapansin nyo to? Pagka nag-uuno live ang ating company, di ba name-mention kita minsan? Oh, name-mention kita minsan. Bakit? It's my, para sa akin, gusto ko lang siya gawin para kahit papano, nakakapakinig ka dun sa may company training. Oh, minsan naman, hindi ko siya nagagawa kasi sobrang dami. Kasi ang tinatag ko na lang, yung mga talaga newly member lang ang nami-mention ko eh. Pero again, pagka may mga company training at ikaw naman ay libre, huwag naman basta-basta nanonood ka lang. Itag mo, i-mention mo yung iyong mga business partners para at least ma-aware sila na merong live training at pwede silang makapakinig. Diba? Ganun siya. So, comment. And then, mismo ano mo sila, mention mo yung mga mentions and comment on posts on the business partners. And then, at the same time, okay, doon sa ating mga posting din na mga ina-upload, mention mo din yung mga business partner natin or mga follow-ups mo. Or simply congratulate yung kung sino yung nag-upload o kung sino yung nag-post po, malaking tulong na po yun sa comment box para pag kami mga nakakakitang audience, at least na-aware sila gaano kaganda ang Savior's Power for System. So, tulungan lang ba? Tulungan po. Huwag sana yung nakakakita ka na ng posting, di ba, ng Savior's Power for System sa timeline mo, tas wala kang pakialam. Hello? Di ba? So, again, tulong-tulong lang din po. It's either i-like mo, tapos comment ka lang ng maganda. And after nun, so gawin mo na yung gusto mong gawin. Ganun siya. So, kasi para pag ikaw naman yung nag-post, may magko-comment din sa'yo. Baka wala nagko-comment sa'yo kasi hindi ka rin naman nagko-comment sa iba. So, ganun lang din yun. Vice versa lang din yun. Diba? So, that's number 8. Diba? And then yun. Guys, yung ating topic po, that is the skills of the daily task. Like what I said nga po kanina, yung ating tinapik po ngayon, natutunan mo siya. I know naman, hindi naman halos karamihan. Talagang seryosong nakabisado ka agad yung ating mismong daily task na yun na tinuro. Pero pag series of listening, of training na lagi mo siyang nadidinig,
makakabisado mo siya at ma-adapt mo sa may sistema. Hindi mo napapansin, di ba, pumapasok na siya sa mindset mo, nagiging thoughts mo na siya, yun na palaging sinasabi ng bibig mo, yun ay nagiging galaw ng katawan mo, okay, nagiging action mo na, hanggang sa magiging habit mo na araw-araw. Actually, ginagawa namin yun every morning. Kasi that is the best time para simulan ang araw ng maganda at ikaw ay maging productive. Kaya saludo po ako sa mga maaga palagi na gumising. Diba? Alam mo yun? Lagi tayo may daily task. Siyempre, Sunday lang. Sabat day ang walang daily task. Pero siyempre, pwede ka pa rin gumawa, diba, ng ating daily task, even kahit Sunday. Pero again, have a habit na gawin mo siya araw-araw. Hanggang sa maging values mo na siya at maging character mo na. And then yun yung magdadala sa'yo papuntang future at success po natin para ikaw ay magkaroon ng resulta. And then sana, huwag kayong ningas kugon. Huwag. Ano yung ningas kugon? Yung sa simula lang magaling. Huwag. Kasi wala po ako nakita dito na naging successful po na ningas kugon. Ano yun? Sa simula lang excited, sa simula lang ganado, sa simula lang active, pero nasa kalagitnaan, naglulubog, nilitaw na, hanggang sa hindi mo na siya makita. So don't expect po ng resulta. Don't expect. Kasi lahat po na nakikita mo na may resulta hanggang ngayon, lahat yan mismo nagtutuloy-tuloy lang. And yung ginawa nilang habit talaga hanggang sa naging values nila, at yun yung nagdadala sa kanila pa itong success. Opo. Kaya nga itong video na i-share ko sa inyo, the last video, meron kang matutunan kasi nung napanood ko to kanina umaga, sabi ko, ang ganda. Ang ganda. Oo. Lalo na yung mismong mensahe po nung video na yon, ang laki po na naging reflect din sa akin. Syempre, nasimulan ng quote ni Mahatma Gandhi. Di ba? Tapos, andun pa yung skill. Syempre, etong mismong video na to, I hope na sana panoorin mo. Kasi, alam mo yung mensahe na to, once na ito'y tumagos sa puso mo, meron kang marirealize na kailangan mong gawin para ikaw ay umasenso. So, I hope na sana panoorin mo. Okay? And then, let's start. Let's do this. Kung sino ka ngayon, ikaw ang pumili niyan sa buhay mo. Huwag mong sisihin ang ibang tao. Kung naging successful ka ngayon, is because of your right choices. Kung may struggle ka ngayon at kinain ka ng struggle mo, that is your choice. Hindi pwedeng sisihin mo kasi kaya naging ganito ako, broken family ako, pinagalitan ako ni pastor, kinukondem ako ng church. Kamangmangan yan, mga kapatid. Ang taong matalino, kahit sira ang pamilya na pinanggalingan mo, aayusin mo buhay mo. You have no right to blame anyone for your present condition. Immature ang tao at irresponsable kapag sinisisi mo ang lahat sa pagkalugmok mo sa buhay mo. That is your choice. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. If you want better choices, rely on God in every decision you make. Kung gusto ninyo ng isang matinong pagpapasya sa buhay, magtiwala ka sa Diyos palagi. Ibaba mo yung yabang mo, yung pride mo. Rely on God to lead you in the right direction. Short video lang siya. Oo. Pero malaki impact. Siyempre, lahat naman to, ino-honor natin si God eh. Diba? Sa bawat ginagawa din natin. Honor God first. Diba? Before you do everything. Kasi lahat yan, pagka in-honor mo naman din si God, lahat yung ibibigay din sa'yo. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Si Lord lang din naman na may gawa din yan eh. Di ba? And then gusto niya mismo ikaw ay maging successful. Pero bakit may mga hindi nakukuha yung kanilang goal at hindi naging successful? Kasi ikaw din na may gawa na at choice mo din yan. Kami po, sabi nga po natin, hindi ko po nila lahat. Kami kung bakit po kami nagkakaroon po ng resulta, kasi gusto po namin magkaroon ng resulta. Choice po namin na kunin talaga siya. But a lot of people po, gusto nilang umasenso, pero hindi nila gusto yung bagay na na-experience po ng mga taong successful. Kaya nga again, itong sinabi natin kanina, itong tinuro natin kanina, from the very start, yung quotes kanina, tapos ngayon, itong daily task po, na skill po na to, diba? Pag ginawa mo ito,
malayo mararating mo sa negosyo natin. Of course, lahat ito ino-honor natin kay Lord. Pero still, pag ginawa mo ito, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin yung gawa. Anything na meron ka ngayon, anumang estado mo ngayon, tayo po ang may gawa niyan, hindi po ibang tao. Kaya never blame other people. Ikaw po mismo ang gagawa ng ikaka-asenso mo sa negosyo natin. Kami po, we're just a guide, a mentor. At kumbaga, a guide, a mentor, a teacher para sa'yo, a instructor, anything na gusto mong tawagin sa amin. Isa po kami teacher para sa'yo. We show the way, di ba? Goes the way, di ba? Pero still, ikaw pa rin po ang gagawa na ikaka-asenso mo. Sabi nga po natin eh, kahit san damakmak ang training na ina-attendan mo araw-araw, kung hindi mo ina-apply or tinetake action yung tinuturo ng mentor or speaker, wala pa rin po mangyayari. You need to start it today para ikaw ay makapag-level up at ikaw ay magkaroon ng resulta. Not later. Not tomorrow, today mismo. Gawin mo siya kaagad. And then makikita mo resulta day by day. Kahit maliit lang progress mo, day by day, makikita mo progress mo sa loob ng isang taon, 365% ang nilevel up mo. It all depends on you, not me. Kasi meron kaming sariling goal eh. Kaya nga sabi nga po natin, di ba? Masakit man siyang tanggapin, pero totoo, whenever you like it or not, di ba? Ang mentor mo, ang coach mo, ang upline mo, may goal yan na kailangan kunin. Sumabay ka man or hindi, yung mentor mo, kukunin niya yung goal na kailangan niyang kunin. Kaya it's better na sumabay ka, sumama ka, i-involve mo yung sarili mo sa bawat proyekto, programa, at tinitake action ng leader ng grupo mo para ikaw yung kasama sa may pag-angat. Dalawa lang po lagi ang gusto kong mangyari sa lahat ng ating mga leaders, members. Dalawa lang. Ito lang sana yung pag-uugali natin. Marunong ka lang makinig at marunong ka lang sumunod. Wala nang iba. Kasi para sa akin, before I remind, useless po ang dami ng alam mo. Or kahit magaling ka magsalita. Kahit magaling ka magpapiin, kahit magaling ka magpalaki ng grupo, kung sablay ang pag-uugali mo at hindi ka marunong makinig at sumunod, wala po. Nakikita ko na po future. Kaya mas tinatsaga ko pong turuan yung mga taong, alam mo yon, walang alam, na para magkaroon sila ng kaalaman at magkaroon sila ng resulta, kaysa naman tsagain kong turuan yung mga taong marami ng alam. Magaling naman. Pero dahil tinuturuan mo na kung ang dapat gawin, pero ibang ginagawa, parang sayang oras. Sayang oras. Kaya again, dalawa lang po, uulitin ko, marunong ka lang makinig, marunong ka lang sumunod, wala nang iba, tutulungan kita. Any background you have, kamag-anak man kita, o kapamilya man kita, kaibigan man kita, classmate man kita, katrabaho man kita, dalawa lang kailangan natin. Marunong ka lang makinig at marunong ka lang sumunod, you become successful po sa ginagawa natin negosyo. And hindi lang po ako. Kasama natin ang buong grupo ng saviors. And then of course, andyan si God palagi sa atin na mag-guide po sa atin. So again, that's our A Night with the Founder tonight. And then I hope na sana meron ka natutunan sa ating simpleng topic pero rock, di ba? Then yun, before we end, so ako po yung magre-remind na lang din po. So stay put ka dyan, may good news po ako sa inyo. So